Barangay Ginebra, mas kailangan nga ba si Greg Slaughter kaysa kay Christian Stan Hardinger? Yan ang ating aalamin mga ka-idol. Kanina nga ay nakamit ng Barangay Ginebra ang unang pagkapanalo ngayong season laban sa Blackwater Bossing. Matapos ng patumbahin ng Barangay Ginebra ang Blackwater Bossing, samot sari nga ang naging komento at negative reactions para sa mga player ng Barangay Ginebra na in-expect ng ating mga ka-idol na magiging maganda ang performance ngayong season. Dilingid sa ating lahat mga ka-idol na talagang napakalakas ng naging lineup ng Barangay Ginebra. Kaya't ang ilan ay nadismaya at ang ilan naman ay humanga. At sa pagkakataong itong mga ka-idol ay nais muna nating batiin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Andyan si Tony Lakayanga, thank you so much for watching idol. Andyan din ang ating ka-idol na si Nika Kumahig, mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Naging maganda nga ang laban para sa Barangay Ginebra nang makaharap nito ang Blackwater Bossing. Di man naging ganun kalaki ang agwat ng score ng bawat kuponan, ngunit makikita natin mga ka-idol na talagang nahirapan din ang Barangay Ginebra na matalo ang Blackwater Elite. At kasabay niyan mga ka-idol ay nakuha na nga nitong si Japit Aguilar ang 5,000 points at kabilang na siya sa 5,000 points club ng PBA. Malaking karangalan para sa isang PBA player ang makuha niya at ma-accomplish niya ang 5,000 points na hinahangad ng bawat isa. At malaking karangalan din para sa Barangay Ginebra na madala ang kanilang pangalan ng isang player na nakamit or naka-accomplish ng 5,000 points. Malaking dagok nga para sa Barangay Ginebra na matalo sila ng NLEC sa unang pagkakataon o sa unang laro ng PBA Season 46. Kaya't alam natin mga ka-idol na hindi papayag ang Barangay Ginebra na matalo uli sila ng ibang kupunan. At sa video na ito mga ka-idol ay aalamin natin kung sino nga ba ang nanguna at nakadagdag ng mga puntos para maipanalo ang laban ng Barangay Ginebra laban dito sa Blackwater Bossing. Aalamin din natin mga ka-idol ang ilan sa mga naging negatibong komento laban sa player ng Barangay Ginebra. At una na nga nabanggit ni L.A. Tenorio, sinabi niya, "It was obvious in the first game, nakita namin yung malaking adjustment na gagawin namin, especially with Christian Stan Hardinger. It's still a long way to go in this conference. We expect we might struggle in the first part of the conference, but eventually, hopefully, will be there at the end." At sa pagkakataong ito nga mga ka-idol, may mga nagsasabi at nagtatanong kung karapat-dapat nga ba itong si Christian Stan Hardinger para sa Barangay Ginebra. Ayon pa sa ilang komento at ilang vlogger, sinasabi na itong si Christian Stan Hardinger nga ay hindi na daw kailangan ng Barangay Ginebra at mas maganda pa nga ang ipinapakitang performance dati ni Greg Slaughter kumpara dito kay Christian. At sa aking palagay mga ka-idol, ay mas kailangan naman ngayon ng Barangay Ginebra itong si Christian Stan Hardinger, lalong-lalo na sa rebounds. Nakita natin kung gaano siya katatag at kung gaano siya kaliksi pagdating sa rebounds mga ka-idol. Kaya malaking bagay para sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na sa ibang player, ang suporta nitong si Christian Stan Hardinger. Papansin natin na mas naging maluwag na ang kilos ng ilang mga player ng Barangay Ginebra tulad ni Japit Aguilar dahil may dumedepensa ng Christian Stan Hardinger sa rebounds. At kung ako ang papipiliin mga ka-idol, ay mas gugustuhin ko pang ito si Christian Stan Hardinger dahil alam ko na marami pang mas maipakikita itong si Christian. Di pa man natin alam kung saan nga ba maglalaro itong si Greg Slaughter. Ngunit aabangan natin yan mga ka-idol. Ang mahalaga, buo ang lineup ng Barangay Ginebra at mas pinalakas pa ngayong season. Kaya't kung ako sa inyo mga ka-idol ay magtiwala lang tayo sa kakayanan ng Barangay Ginebra. Dahil kung titingnan natin ang naging performance ng first five ng Barangay Ginebra, itong si Japet Aguilar kung saan nakuha niya ang 12 points at 4 rebounds. At hindi rin naman nagpahuli itong si Scottie Thompson na unang nga naging best player sa unang laro ng Barangay Ginebra laban sa NLEX. At sa kanyang naging performance laban sa Blackwater, nakakuha nga itong si Scottie Thompson ng 13 points, 9 rebounds at 3 assists.
At hindi rin naman papauli ang isa sa mga big man at three-point shooter ng Barangay Ginebra na si L.A. Tenorio, kung saan nakakuha siya ng 17 points, 7 assists, and 2 rebounds. At ang isa nga sa baguhan at malakas na player ng Barangay Ginebra na si Christian Standhardinger na inaabangan at tinututukan ng lahat, nakapagtala ng records laban sa Blackwater ng 11 points, 19 rebounds at 4 assists. At sa record na ito ni Christian Standhardinger, mga ka-idol, masasabi natin na napakalaking bagay ang nagawa niya kanina sa laro laban sa Blackwater. At masasabi natin, mga ka-idol, na habang tumatagal nga ay mas maraming ang napapatunayan itong si Christian. At hindi nga nagpahuli ang best player ngayong araw na si Stanley Pringle, mga ka-idol. At yan ay hindi na bago sa atin, mga ka-idol, dahil simulat sa pool naman itong si Stanley Pringle ay big man na talaga ng Barangay Ginebra. At siya nga ang best player of the day dahil nakapagtala siya ng record na 19 points, 6 rebounds, and 6 assists. At naniniwala nga tayo, mga ka-idol, na napakarami pang magagawa nitong si Stanley Pringle para lang maipanalo ang laro para sa Barangay Ginebra. At syempre, naniniwala din tayo na makakabawi itong Blackwater Bossing. Di pa man sila nakakatikim ng pagkapanalo ngayong season, ngunit alam natin, mga ka-idol, na ang Blackwater ay hindi papahuli sa finals. Napakaraming ang kaganapan pa ang mangyayari dito sa PBA. Sabi nga ng karamihan, elimination pa lang, pero napakainit na ng labanan ng bawat kupunan. Isa nga sa laging inaabangan ay ang laro ng Barangay Ginebra at San Miguel Birmen. As an update, mga ka-idol, ay nakuha din ng San Miguel Birmen ang pagkapanalo kanina laban sa NLEX. At ang naging best player nga ng San Miguel Birmen ay itong si Maula Tatua, kung saan nakapagtala siya ng record na 16 points, 9 rebounds, and 3 assists. Victory para sa SMC Group ang makuha nila ang kanilang hinahangad na pagkapanalo. At base sa schedule, mga ka-idol, on July 25, Sunday, sa Inaris Arena, Pasig pa rin, ay maglalaro ang San Miguel Birmen laban sa Norfolk Batangpier at ang Barangay Ginebra laban sa Magnolia Hotshots. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang harapan ng iba't ibang kupunan at nasusukat kung sino nga bang team ang talagang ready at nakapaghanda ng mabuti. Kung kayo ang tatanungin ko, mga ka-idol, kanino bang team kayo papanig? Naniniwala din ba kayo na itong si Christian Standhardinger nga ay hindi na daw kailangan ng Barangay Ginebra? Kung ano man ang inyong komento, suggestion o kasagutan, just comment down below, mga ka-idol, at maraming salamat sa inyong panonood.